Ikadalawamput-siyam ng Oktubre, Martes, ng ikatatlumpung linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Sa ano ito maikukumpara? Tulad ito sa buto ng mustasa na kinuha ng isang tao at itinanim sa kanyang hardin. Lumaki, naging parang puno at sumisilong sa kanyang mga sanga ang mga ibon ng langit." At sinabi niya uli, "Sa ano ko ikukumpara ang kaharian ng Diyos? Katulad ito ng lebadura na kinuha ng isang babae at ibinaon sa tatlong takal ng harina hanggang umalsa ang buong masa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Maliliit at halos hindi mapupuna ang bawat butil ng mustasa o pulbos ng lebadura. Mapagkakamalang butil ng buhangin ang mustasa. Mapagkakamalang alabok ang lebadura. Hindi rin napupuna ang pagsisimula ng kaharian ng Diyos saan mang panig ng mundo. Lalago at mahahayag din ang kaharian ng Diyos at kikilalanin ang lahat ng bansa. Kaibang-kaiba na ito sa kahariang inaasahan ng mga Hudyo, ang politikal at pang-ekonomiyang bansang paghaharian ng isang haring mandirigma tulad ni David na ipaglalaban ng patayan ng kasarinlan at relihiyon ng Israel. Kaganapan man si Jesus ng mga pangako at propesiya, malinaw na hindi kaharian ayon sa inaasahan ng mundo ang itinataguyod niya. Isang bagong kaharian, lingid sa kaalaman ng marami, pero magiging ganap sa panahong hindi inaasahan sa parang wala sa imahinasyon at inaasahan ng tao. Ganito kumikilos ang Diyos sa payak at tagong paraan, sa mga maliliit at hindi pinapansin, sa mga pangkaraniwan at walang may pagmamalaki. Pagsasagawa, magalak tayo. Tayo yung tago at pangkaraniwan. Sa atin sumisibol at lumalaganap ang kaharian ng Diyos. Magugulat na lang ang mundo. Thank you.